llegas. Servicio Luminosa 882. Isang oras ng siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na sunod. Araw tayo ngayon ng Lunes. Today is August 2, 2021. Magandang umaga, Philippines. On a Monday morning, sunny. Maaraw, pero bumabalik-balik yung kalimlim, ano ha? Basta tayo ho'y mag-ingat at medyo we're getting ready para ho ipatupad yung ECQ. Yan ho eh, sa araw ng Biyernes ho yan. At kailangan ho natin maghanda na, no? Yung mga mamimili. But there is no need to panic buying. Hindi ho kailangan mag-panic buying tayo dahil meron ho tayong sapat na mga supply. Bagamat yung iba eh tumaas ang presyo dahil inaprobahan po ng DTI. Ang gasolina magtataas. Yan po ang kontribusyon nila sa naghihirap na napakaraming Pilipino ngayon dahil nga ho sa pandemya. Yan ho ang kontribusyon ng mga oil companies. Eh, di ba? Talagang dapa na, aapakan pa. Yan ho, talagang kailangan nila eh, puro pera. Manigas ho kayo, kung naghihirap kayo, wala kayong trabaho, naka-ECQ, wala kaming pakialam. Kailangan kumita kami. Di ba? Yan ho ang kontribusyon ng mga oil companies. Ang tawag po dyan ay gahaman. Ay, hindi ba? Meron daw away ang Iraq at saka ano yun? Amerika ba yun? Ano naman ang pakialam natin doon? Ano naman ang problema natin sa Iraq at Amerika? Hindi ba? Ano ba, weather? Nawawala tayo sa ere? Ganun ba yun? Nagbablanko ba tayo sa ere? Basta ako, tuloy-tuloy lang, pero nawala yung monitor ko, weather, ha? Nawala yung monitor ko. I don't know kung ito ho'y localized, itong pagwawala ng mga signal natin, pero parang kanina ko pa napapansin yan, yan pong signal natin sa DWIC medyo nawawala. Baka naman na may problema, no? Ang ilan sa ating mga linya. But at any rate, tuloy-tuloy pa rin ho tayo. Dito sa ating palatuntunan ng Servicio Luboso 882. Magandang umaga, Philippines. Ako po si Vic De Leon Lima. Ito ho ang programa hanggang mamayang alas 11 ng umaga. Okay? Bumalik na. Ayan, okay. Pasensya na po kayo, ha? Nagkakaroon lang ho tayo ng technical difficulties, pero tuloy-tuloy ho tayo. Kagaya nga ho ng sinabi ko, we have 7 minutes after 10 o'clock in the morning. Araw tayo ng Monday ngayon. Ako po si Big Dileon Lima. Samahan po niyo kami. Marami ho tayong pag-uusapan. Medyo mahirap man ho tanggapin, malungkot man ho tanggapin, pero nagiging, sabihin na natin, kahapon nga sa news kasi, ano yun? Serious surge. Tama ba? Parang serious surge. Ito ho yung Delta variant, ha? Pero tandaan po natin, yan po ay maiiwasan pa rin. Yan po ay hindi pa rin natin mararanasan. Kung tayo ay talagang lubos ang mag-iingat, simple-simple lang naman ho eh. Diba? Yung minimum health protocol, ulitin natin, mask, face shield, yung pong paghuhugas ng kamay, yung physical distancing, ganun lang po. Simple-simple ho. Kaya wala ho tayong dapat ipag-alala. Madali po yung pamamaraan yan. So tayo ho'y sumunod lang sa patakaran. Yun nga lang, hindi natin alam. Pero in fairness, may mga bakuna na ho'y dumarating. May mga malalaking bilang ng bakuna ang mga dumarating. At sabi nga ho kahapon, narinig ko itong si Secretary Vince Dizon. Dodoblihin po nila, dodoblihin, tritriplihin pa yung kanilang effort para ho marami nang mabakunahan. Mukhang ala verde na eh.
Ibig sabihin, as they come, sige, gusto magpapakuna, halika rito, babakunahan namin kayo. Parang yung ewan ko, kasi kung maghihintay tayo ng mga priority, tapos marami sa mga priority, nagdadalawang isip, sayang ho yung panahon, sayang ho yung bakuna, sayang ho yung, di ba, pakikipaglaban natin at naumpisahan natin ang magandang bakunahan dito po sa ating bansa, ang Maynila. May mga drive-thru na ho, napakaganda. At alam mo, dapat ganun eh. Hindi naman ho ako sa nagmamagaling, ano? Hindi ho ako magaling eh. Ibig ko sabihin, siguro buksan na yung mga lugar na kung may gusto magpabakuna, parang wala man sa schedule, kung kakayanin, may available naman bakuna, why not? Bakit hindi ho bakunahan? Para mabilis ho natin maabot yung ano, yung herd immunity, yun yung 50%, 60%, 70%. Yan ho ang kailangan natin ngayon eh. Buksan na ho. Eh, palagay ko naman, parang meron namang mga LGUs na nag-iisip na ho ng ganun. At probably, meron namang mga LGUs na gumagawa ng ganun. Kasi hindi na ho, ano eh, time is of the essence eh. Diba? Importante ho eh, na mauna tayo sa COVID. Alam nyo, proven ha, kapag may bakuna, talagang magiging mild lang at gagaling. Ano ba? Diba? Naiiwasan po. And not to mention, nakita nyo yung Cebu, nakita nyo yung Cagayan de Oro, kung gaano na ho kapuno ang mga paggamutan, yun ang pinakamalungkot, yung wala kang tatakbuhan. Yun ang pinakamahirap na sitwasyon kapag kayo ho'y walang natakbuhang ospital. So siguro ho, again, ang sinasabi nga ho natin, hindi ho kaya ng gobyerno lahat yan na sila ang gagawa. Kailangan po ng cooperation mula sa ating mga mamamayan. Yan po ang dapat na ginagawa ng ating community, ng ating mga barangay, ng ating mga LGU. Tulungan natin. If we still have time to encourage people na magpapakuna, gawin ho natin. If we still have time to encourage people na magpunta po ng mga vaccination center, gawin po natin. Diba? Dahil marami pa rin eh. Let us admit it. Marami pa rin ho natatakot. Marami pa rin ho natatakot sa mga bakuna. Pero, you know, yun namang mga hindi magagandang side effects. Parang 1 in 1 million, 1 in 2 million. It is the benefit that has a bigger percentage sa ating katawan. Yung benepisyo po ng bakuna, mas malaki po ang persentahe nun sa ating katawan. Talagang, well, as time goes by, siguro makaka-develop na ng bakuna na pwedeng sawatahin ang lahat ng uri ng mikrobyo, lahat ng uri ng virus. In fact, meron na nga ho ngayon na sinasabing kaya niya ng Delta. Eh, di ba? The Sinovac and the Pfizer. Pero, be it as it may, eh, kahit anong bakuna available, at least meron tayong pangunang protection, which is bakuna. Kasi at the end of the day, bakuna talaga eh. Bakuna talaga ang, you see what President Joe Biden said? Pandemic is only to people who are unvaccinated. Diba? You know ang sitwasyon. Kaya kung may bakuna kayo, well, teka muna, balikan natin mamaya yan. Okta Research, Professor Ranjit Rai. Idol, Professor Ranjit Rai, magandang umaga ho. Magandang umaga sa inyo, Idol. At saan sa lahat, sinunod at nakikinig po sa atin. Ano ang sitwasyon, if I may ask, in terms of Delta? Nakakatakot na ba? Well, alam mo, wala magagawa ang takot po eh. Kailangan laging handa tayo. Correct. In a sense, alam natin, meron tayong seryosong surge. Tumataas po yung bilang ng kaso. At kung susunod natin yung mga eksperto natin sa Department of Health, naglabas naman sila ng projection, talagang lalala ang sitwasyon. So, kung anong sinabi namin 2 weeks ago, yun na lang sinasabi ng Department of Health, na pag wala tayong gagawin, hindi tayo magtutulungan, hindi tayo magsusunod sa minimum public health standard, hindi tayo magsusunod ng facial, face mask, hugas at iwas. Kung hindi tayo mag-impose ng mas strictong quarantine,
eh nakita niyo naman yung mga numero ng Department of Health, talagang nalalaang ako. So, yun ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno. At sinusuportahan natin yung ating gobyerno all the time pagdating din sa mga hakbang laban sa COVID. Ito baka nakalimpas yung araw, Professor, 8-8 eh. Di ba? Puro 8,000. Oh, pero ito ko yung ano, ang katkuhan, we are averaging around 1,700 cases po a day. Mm-hmm. Ayan ho ay sa amin pala ay 40% no more higher no. Then I ano previous no, I mean increase no, I'm sorry. Yung NCR was still under the 7-day average increase. Increased to 1,270, an increase of 40% from the previous week. So ngayon 1.7, last week 1.2. So tumataas talaga. Week on week pataas ng pataas po yung mga kaso. So meron po talaga tayong problema dito. Pero hindi kailangan sa ikatakot kasi kung magsusuot naman tayo ng face shield at face mask. Correct. Maghuhugas kamay, mag-iiwas. Eh, kahit ano pang variant yan, hindi tatalab sa atin yan. Correct. Wala nang hindi tatalab yan. Kung hindi tayo lalabas masyado, kunyari, mag-iinuman sa labas. Non-essential social activities at saka social gatherings. Eh wala akong naging problema. Papalipasin lang natin ng konti ito, mawawala rin ito. Oo. Ito ho bang 2 weeks na starting Friday? Actually, ngayon, parang napapansin ko, parang konti na sakyan eh. Ito ho bang ECQ na gagawin? Gano'ng kalaking tulong ang may kukontribute nito? Ay, napakalaki ho. Eh, alam mo ho, ang gobyerno decision. Hindi naman kami pinakikinggan ng gobyerno, no? Although, binabanatang kami lagi-lagi. I know. Kami naman nagsimula lang kami ng conversation. Kasi nakikita namin seryoso ng banta eh. That's right. And ayaw na namin maulit yung kapaltakan na nangyari nung March na sumabog yung mga kaso, maraming nahawa, maraming namatay, napuno hospital natin, na nagsara tayo ng halos 3 buwan. Oo. Okay, so gusto ba natin yon? Kung gusto natin yon, hindi magsasalita Okta, sundan lang natin, lumabas tayo hanggang sumabog yung kaso. Pero hindi namin gusto yun, mahal namin yung mga kababayan namin. Oo naman. Ito, malaking bagay sa amin to. So, yung decision ng gobyerno will help stop this surge. Malaki yung kumpiyansa namin dyan. Hindi tayo magiging kagaya ng Indonesia, Malaysia, o kaya yung ating mga bayan around our region, no? Na talagang sumabog yung mga tao. We will be able to deal with this. Magkakaroon pa rin ho ng transmission, pero ho, mas may effective control pa rin tayo dito sa pandemya. Dahil magtutulungan tayo, gobyerno, private sector, community, mga komunidad, at mga kababayan natin, magtutulong-tulungan tayo sa 2 weeks na to. At by the way, kung may chance tayo, magpapakuna na po tayo. Kasi that's correct. Ang number one eh, bubuhos ang bakuna dito, uubusin ang bakuna dito para mabakunahan na tayo lahat. So lumingin na po tayo para ang lahat ng experience at sa pag-aaral, sinasabi, kahit may Delta surge yan, kung bakunado ka, hindi ka mamatay. Hindi ka malalagay sa alanganin sa hospital. Magkakaroon ka ng mild symptoms man. Worse. Minsan, hindi ka at best, hindi ka maaawa. So, magpabakuna na po tayo. Alam mo, Professor, sabi nga ni President Joe Biden eh, pandemic is only for unvaccinated people. Sinabi ni Joe Biden yun. Nabasa ko yun. Mm-hmm. Diba? I mean, you know, at saka siguro, will you agree with me, Professor, pag sinabi kong yung mga vaccination center, payagan na yung mga wala sa schedule kung meron din lang available na bakuna, di ba? Idol, yung gobyerno, General Galvez, si Tech Bill, talagang hindi na natutulog yung mga yan eh, naghahanap talaga ng bakuna. And I think yung kailangan ng ating mga mayors, lalo yung mga mayors natin and yung mga local government officials, mga empleyado, they're working double time ho, hindi lang pag-manage sa COVID, pati ng bakuna. And I'm confident ho, bubuhos ho ang bakuna dito dahil no, I surge dito sa NCR. And maintindihan ho ng lahat ng mga probinsya, no, mga gobernador natin, na at this point, kailangan natin tulungan ng NCR. The vaccines will come flowing in. Ang kailangan lang talaga yung willingness po. Tayo That's mismo, right. Lumingin niya doon.
At ano, kung magkakaroon lang, ano, idol, may sistema. Ang galing ho ng sistema ng gobyerno sa pagbabakuna. Magaling ho yung ating mga local government. At konti na lang, aabot na ng halos 50% for many of our local government. Ilan na ba tayo ngayon? Pero maraming mga bakunahan. Ilang percentage na babakunahan ngayon, yung complete vaccine? Ilan na? Sa NCR ho, lampas 20% na po. Ba? Malaki ho yun. Laking bagay ho nun. Malaki yun. Kasi na, ang tingin namin, at these levels, makabagal siya ng kahit anong surge po. Oo so, naman. So, yun ho yung ano natin eh. The more we are vaccinated, the more makakatulong yan to insulate us from, or make us less vulnerable from future surges. Oo. Let's do it na. Magpabakuna natin tayo. Tulungan natin yung gobyerno natin. Tulungan natin yung ating local government. Eh, basta. Kasama natin yung mga pamilya natin. Lalo yung mga pwede naman mabakunahan. At saka, wala na sana yung ano, yung katwirang pilosopo, di ba, idol, professor? Yung katwirang pilosopo, na hindi naman totoo yan eh. Eh, yung ganito namang mga organisasyon niya, kung ano-ano pinalalabas na data, wala na munang ganun. Lahat muna tanggapin natin at magtulungan tayo. Wala munang bida, di ba? Walang bida. Yun nga, idol, yun ang ano, sana magtulong-tulungan tayo. Hindi rin naman pwedeng kulitin yung mga tao may ayaw. Oo naman. Pero dapat klaro rin sa kailan yung consequences po. Pag hindi ka bakunado, you are very vulnerable po to infection, lalo na sa mga variant kagaya ng Delta. At pwede po talaga kayo magkasakit ng malubha at maging rason yun para ikamatay ninyo. So kailangan po talaga, klaro lang. Pero nandun pa rin dapat ang choice. Pero alam ko, ano, idol, marami na tayo. Meron tayong survey na ilalabas. Tumaas po ang willingness ng ating sumabayan sa vaccine. Ilalabas namin formally this week yung aming mga resulta ng aming national survey po. Again, lingkod bayan ho ng OCTA. Oo. At saka na to mention, marami ng hospital ngayon ang problemado. Ha? Puno-puno. Ha? Cebu, Cagayan de Oro. Hindi ba? May mga ganong angle na. Yun po, tama kayo, idol. Very good yung ano, insight na hindi ho ang problema lang ay NCR. Malubha na ang problema sa mga lugar na sinabi mo. Sa Cebu, sa Iloilo. Cagayan. Okay, we still have a problem in Davao. Okay, we're dealing with numbers in CDO also. So it's all over the country po. So kailangan ho talaga focus tayo. Ang kalaban, hindi Okta ho. Ang kalaban ho, COVID. Kami, hindi kami sasagot sa mga paraan na hindi namin, na hindi lang sa hindi totoo. Okay, it takes away the focus, no, on helping each other deal with this crisis. We are in a crisis situation. We, at this point, tulung-tulungan tayo. And yun ang point ko, huling punto na lang, Okta stands by its data. Okta stands by the science that underlies its data. And we will continue to serve the Filipino people. I agree. Well said, Professor Angie Tray. Huwag kayong titigil. Pag tumigil ka, magagalit ako sa inyo ni Guido. Pag tumigil kayo, ha? Okay? Ingat po tayo lahat. Ingat, ingat. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Professor Angie Tray ng Okta Research. Well, he was positive, ha? He was positive na pwede ho tayong hindi naman maging India. Basta yun nga lang, ho, yung mga kababayan ho nating nakikinig. Yung mga magulang po ng tahanan, yung mga nakatatanda, magpabakuna na ho tayo. And the good news is, tumaas na yung mga bilang na mga gusto magpabakuna. Bumaba yung vaccine hesitancy. Yun ang importante ron. Hindi ba? Gagawin ho ng pamahalaan. In fairness, oh, yung sinabi niya, yung mga nasa gobyerno, in fairness, ginagawa ho nila tama eh. Hindi ba? Mahirap nga lang interviewin yung iba. Ayaw magpa-interview dahil hinaharang ng media officer niya. Hindi ba? Tama ho eh. Hindi ba? Sina Vince Dizon, Secretary Duque. Pero we also have to do our part. Tayo pong mamamayan. Hindi ba? Nandiyan na po yung million-million, billion-billion bakuna. Ayaw natin magpabakuna. Ayaw na natin magpabakuna. Pasaway pa tayo. Hindi ba? Tandaan po ninyo, ang Delta is 1 times 8. Ang isang taong tatamaan ng Delta, makakahawa po ng 8. Yung 8, makakahawa po ng tigwa 8. Di ba? Ganun ho yun. So, 1 times 8. 8 times 8. Di ba? Eh, malaki. Ang problema, mabilis. Mabilis kumalat. Mabilis makahawa. Tayo, nasa sa atin ho yan, dun ho sa mga may complete vaccine,
sunod lang tayo sa patakaran. Safe na ho siguro to tayo. Eh nakita ninyo, sabi ni doon ni Professor Ranjit Roy, importante ho yung face mask. Sa bibig at sa ilong, ha, hindi sa baba. Face shield sa mukha, hindi ho sa batok at sa noo. Paghuhugas ng kamay, palagi. Yung pong physical distancing. Yung physical distancing, marami-marami yung di sumusunod yan eh. Marami yung tayo nakikita eh, kumpul-kumpul. Yung bantay pong, yung isa may hawak na bisikleta, pagkukumpulan nila, ewan ko kung ano tinitignan nila doon sa bisikleta, parang hinihintay yata nilang lumipad. Di ba? Kumpul-kumpul sila ron. Hindi ko alam. Di ba? Hindi ko naman ho inaani yung mga ganong uri ng tao, pero pwede naman ho tayo mag-uusap na tigi-isat kalahati, tigalawan di pa eh. Di ba? Ay, nako. Anyway, hintayin po natin ang mga lalabas na patakaran. Dito po sa ipatutupad na enhanced community quarantine, I think, with heightened restrictions, ano? So, NECQ na, heightened restrictions pa. Talagang asahan po natin na medyo magkakahigpitan po ngayon. Iba na ho ang sitwasyon eh. Ha? Huwag naman ho nating ayaan bumalik tayo kagaya ng buwan ng Marso. Huwag naman din ho nating ayaan na maging kagaya tayo ng India. Huwag naman po, Lord. Huwag po. Napakahirap po. Hindi ba? Magkakasakit ka. Good, may tatakbuhan kang ospital. Pero noon yon, ngayon punong-puno na ho mga ospital. Doon ho tayo matakot. Kaya bawal ho ang magkasakit. Ang mga ospital ngayon, gusto niyo ho ba? Naku Diyos ko, mahirap na lang isa larawan. Pero yun ho ang tunay na nangyayari sa tunay na buhay. Mamaya, babalik tayo. Siguro mag-lighter side tayo, no? Tingnan natin kung makuha natin hiya. Kahit si Chairman Abalos or si DILG, pangkulo dito sa asahan natin pag-iipit dito po sa Enhanced Community Quarantine. Ito po ang servisyo na po sa 882. Ako po si Big Daleo Lima. I will be right back. Wow! I feel good. Servisyo ng lubos sa 882. WIZ. Servisyo ng lubos sa 882. Balik-balik ho tayo. It's 10:36 in the morning. Dito po sa lungsod ng Maynila ay maaraw as of this time. Ano? Pero pabago-bago, ano? Well, nais ko lang kung again, paratingin yung pagbate, ano? Dito po kay Heidelin Diaz. Naka-quarantine pa yata siya sa hotel, sa isang hotel dyan sa Pasay. At syempre, kahapon po, napakaganda nung pinakita naman nitong si Yumir Marshall. Wow! Yung pinabagsak niya yung kanyang kalaban, isang matinding kanan sa gilid ng mukha, yun ho. So gunning for gold, no? Tama, gunning for gold itong si Yumir Marshall. Kapag tayo sinesorte-sorte, aba, baka makapag-uwi pa ho ng another gintong medalya yung ating mga atlet. Yun nga lang. Ang panawagan ho sana makarating dito po sa mga nag-uwi ng medalya. Alam nyo, dapat, well, hindi naman ho natin pwedeng pangunahan yung mga nagbibigay na lahat ho na makipagkompetensya dito po sa Tokyo Olympics. Kasi alam nyo, ang dinadaanan po nilang hirap, unang-una yung kanilang effort na makipaglaban. Number two, yun hong danger ng lugar na kanilang kinaroroonan. Mataas ho sa, ano, ha? Sa Japan, ang kaso ho ng COVID and then Delta. Di ba? Nasa state of emergency nga yata sila eh. So, you know, the pressure na nagko-concentrate ka sa laban mo, nagko-concentrate ka sa event mo, may inaalala ka pang ganun, napakahirap po nun. Kaya iba ho yung kanilang ano, double whammy, ika nga, yung kanilang dinaranas ngayon, yung ating mga atlet. Mahirap po yun. The event that they're going to compete with in the danger of, di ba? Na wag naman sana, wag naman sana. Kaya grabe yung ang pag-iingat na ginagawa ng ating mga atleta. And congratulations, ha? Kudos sa ating mga atleta. And at the same time sa mga official po natin, yung kanilang suporta. At this time siguro, parang
gawin na natin seryoso itong pagbibigay natin ng suporta sa ating mga atleta, sa mga darating na mga international event, international competition. Dahil hindi na ho biro-biro ngayon, talagang napapatunayan na ho ng mga Pilipino na meron at meron tayong ibubuga. Lalo-lalo na ho pagdating sa boxing, hindi ho kailangan ng height yan. Ang weightlifting, hindi ho kailangan ng height yan. Di ba? Eh sana nga ho ano yun? Department of Sports ba yun? Yung naririnig ko. Parang academy. Parang academy, hindi ba? Maganda ho yun eh. Dahil parang sa Korea yata, ang golf kurso sa Kaleo eh. Di ba? Parang yun ang pagkakaalam ko eh. Hindi ba? Maggawa ho tayo ng isang academy para maaga pa lang, nade-develop na ho natin yung may mga talentong kabataan. Maaga pa lang, meron na ho tayong nade-develop na would-be potential good athlete. Diba? Ayan, oh, the likes of Kai Soto. Yan, dapat padahanin talaga sa rigid training yan. Dahil nandiyan na lahat ng factor kay Soto eh. The height, medyo maganda-ganda ng gumalaw. Konti pa. Isipin niyo kapag yan yung height na yan, 7-footer something, diba? Nahasa ng gusto. Eh, malaking bagay yan. Ayun nga lang, talagang ang offer dyan would come left and right. Diba? I mean, offer from, why not, NBA. Diba? Siguradong magdadating ano. Yan. Sinasabi ko lang ho rito, gumawa na ho tayo ng isang institusyon na makapag-develop po sa ating atleta. Nakita niyo yung Heidi Lynn? It was on her own na narating po niya yung kanyang kinaroroonan ngayon. Bakit on her own? Eh, nag-umpisa ho siya ng training, balde ng tubig eh. Doon ho siya nag-umpisa eh. Hanggang sa nagbuhat na ho siya na nagbuhat. Eto ho, ang kapalit, gintong medalya. Sabi nga eh, nun daw nanalo si Heidi Lynn eh, pinahawak yata niya yung kanyang gold medal sa lahat ng Filipino athlete. Parang, i-feel ninyo para madagdagan ang inyong effort na, hindi ba, to aim for the gold. Diba, parang ganun. Ayan mo na, yes, wala na rin tayong oras. Baka nag-meeting pa, siguro bukas. Diba, si Chairman Abalos, para mas maraming detalyeng maibigay sa atin. Busy rin yung mama, eh. We understand. Diba? And remember, ha, ang ilang lugar sa NCR, medyo tumataas so ang bilang, ha? You know, nakakatakot eh. So, ibig sabihin, talagang it's everywhere. Ito ang Delta variant. Yun nga lang, mabuti na lang, mabuhay po ang PNP, maaga ho sila kagad talaga ng mga checkpoint sa mga border. You know, kasi nagiging problema yung border eh. Yung labas-pasok ng mga tao na nagagaling kung saan-saan eh. Yun ang nagiging problema. At least ngayon, makokontrol na. But remember, doon po sa ating mga checkpoints ang mahigpit pong tagubilin ni PNP Chief General El Guillermo Eleazar. Huwag niyo hong pakikialaman yung mga produkto. Yung mga delivery, yung mga produkto, huwag niyo hong pakikialaman. At yan hoy, yung mga lalo na yung mga perishable item, yung mga pagkain, huwag ho, yun eh, kailangan eh, kahit papano, umikot ho ang ekonomiya, umikot ho ang kalakalan. Dahil yun ho ang kailangan natin eh. Alam nyo, lalakas na naman po ang ano eh, ang mga delivery service. Doon naman sa mga delivery service natin, medyo, total malakas naman ho kayo, let's face it, malakas ho ang negosyo nyo ngayon. Kasi alam nyo, dami ko nakikita mga delivery service, yung lalagyan nila sa likod. Yung, di ba, katulad ng Grab, yung kulay green, yung lala mo, balong kulay ba yung kulay pink, parang gutay-gutay na eh. Magkano lang ba yun? Mahal ba yun? Ibig ko sabihin, di ba, yung lundo na, di natin alam kung ano amoy ng loob na yun, kung ano itsura ng loob na yun. Eh, kadalasan pagkain po ang nilalagay doon eh. Sabihin mo na nakaselyo, nakabalot, di ba, maganda pa rin tignan pag medyo bago eh. Di ba, buti na lang, marami na tayong mga courier service. Nandiyan po yung pinakabago, yung TikTok ba yun? No, yung kulay dilaw, tsaka itim, yung ina-add ni Willie Rebillame, di ba? Yung mga ganon, yung Grab, yung Joyride, yung Lalamove, yung marami pa eh.
yung mga food panda, pakiayos lang ho ninyo yung inyong ano, yung compartment, yung nilalagyan ng pagkain. Eh, minsan no, parang malalaglag na eh, tagilid na eh. Diba, yung mga lalagyan nila ng pagkain, baka pwede naman hong ayusin. Ayun, grab green, panda, pink, lalamove, orange, tok-tok ba? Oh, tok-tok. TikTok yung sayo pala. Hindi naman ako mahilig sa ano eh, sa mga sayaw-sayaw. Anyway, yun lang ho pakiusap natin. Medyo gawin natin konting presentable yung ating mga nilalagyan ng pagkain. Dahil kahit papano, siyempre, pag yan ay gutay-gutay na, chances are pasukin ng alikabok yan, pasukin ng usok yan, pasukin ng mikrobi yan, medyo isalyado natin ng konti. Di ba? Yun lang ang napapansin natin sa mga courier. Not to mention, meron naman mga delivery na, well, doon sa mga can afford. Pwede ho kasing kotse eh. Pwede ho kayong tumawag ng delivery na auto eh. Kung mabigat-bigat po yung inyong pati-deliver eh. Di ba? Medyo mataas-taas ho yun. Pero, pakiayos lang ho. In fairness, yung mga nakikita natin mga sakyan na nagdi-deliver, maayos naman yung kanilang mga sakyan. Di ba? Kahit papano, dahil marami ho rin, hindi ho kaila sa atin. Yung kumuha ng mga hulugan, na siguro naputol. Naputol yung paghuhulog nila noong nakaraang panahon dahil nga ho sa COVID-19. Di ba? Yun ang matindi rin. Ayan. Mga texters ho natin, ha? Huwag nyo kakalimutan. Mag-text ho kayo. May oras pa ho tayo. 0999-376-6768. Di ba? Medyo tayo mag-work from home lang muna. Hindi na ho tayo, we're not getting any younger. Ingat po, nag-iingat po tayo. At siguro doon din sa mga, napakarami ho kasi trabaho na pwedeng work from home eh. Diba? In fact, may mga broadcaster na work from home. Meron hong mga, yun talagang ang ginagawa lang nakaupo sa computer. Pwede hong work from home yan. Diba? Alam nyo, sa ganung paraan, makakatulong ho tayong mabawasan ang bilang ng mga tao sa labas, sa lansangan. Hindi ba? Namumroblema nga ngayon yung mga ano eh, yung mga public transport na kapag inilagay sa ECQ, ano ba, patitigilin ba sila? Parang palagay ko, dapat hindi. Kasi may mga apor eh. Authorized person outside residence. Meron at meron pa rin mga pasahero. May mga health worker na mamamasahe. May mga nagtatrabaho sa mga restaurant na... Diba? Take out lang ngayon. Pero siyempre, kailangan pa rin ho nila ng tao. Mapait ho ito. Mahirap ho itong gagawin ng gobyerno. Ito hong August 6 to August 20 na enhanced community quarantine. Talagang wala eh. Hindi ho talaga maiiwasan yung ganito minsan kapait na desisyon at kailangan hong ipatupad. Dahil hindi na ho biro ang nangyayari ngayon. And it's not only happening in the Philippines. Nangyayari po sa buong mundo. Ang Amerika, bumabalik sa face mask. Di ba? Bumabalik po sila sa dating gawi, yung pagsusuot ng mask. Kasi yun, medyo ano eh, mabilis talaga. Talagang matindi. So again, kahit po tayo paulit-ulit, hindi po tayo magsasawang paalalahanan yung ating mga kababayan dahil po, wow. Yun nga, ang panalangin natin, sana matapos na ho ito at nandiyan na rin po mga bakuna, sana magtuloy-tuloy na indating ng bakuna. We receive a donation from, nakalimutan ko kung anong bansa yun eh, diba? May mga donation na dumarating eh, at yung mga bansang malalaki na maraming kinuha ang bakuna, I think that is more than enough for them, na medyo baka lumuwag-luwag na yung market ng bakuna, maka-order na tayo ng sige lang yung tuloy-tuloy. Plus, syempre, yung mga magmamagandang loob na malalaking bansa na mag-donate sa mga third world, with which isa po ang Pilipinas yan, may mga dumarating naman. Sisipin ninyo, meron pa ho mga bansang ano, lalo na ho sa Africa. Meron pa ho mga bansa na mangilan-ngilan lang ang bakuna nila. Yun po ang nakakatakot doon. Yun po yung mga bansang nakikita natin sa TV, ang mga tao ay talagang, wow, million-million, dikit-dikit. Diba? Yun ho yung mga bansang yun. Yun ay nakakaawa rin. Kaya mabuti na lamang, tayo ho'y medyo masasabi natin natuto na rin tayo. Lessons learned. Naging maayos-ayos na ang sagot natin ngayon.
ang reaksyon natin ngayon sa pandemya. Diba? Kaya nga ho, inihikaya tayo ng gobyerno na sa atin hong mamamayan, eh tayo na ho'y magprosige na rin na magpabakuna. Tayo ho'y kumilos na. Dahil, nako, eh, hindi ho, ano, wag naman ho nating hayaan na mangyari sa atin yung mga nangyayari sa mga ilang-ilang bansa. Diba? Sipin ninyo, yung India, yung Malaysia, yung Thailand, medyo matindi-tindi ho sinasapit nila. And America, for that matter. Di ba? Okay. Teka muna, mag-report muna tayo mula sa lusod ng Maynila. Alamin natin ang balita mula naman kay Patrol 5. Ayayo Panko, ayago. Parang Vic, magandang umaga sa ating mga kababayan. Pinangunahan ngayon ni Manila Mayor Risco Moreno ay yung groundbreaking ceremony sa itatayong 10 palapag o 10-story building ng Dr. Albert Elementary School dito sa may Dapitan Street, Champaloc, Maynila. Ito ay bilang bahagi ng layunin ng lokal na pamahalaan na palakasin at pagandahin pa ang sistema at pasalidad ng pampublikong paaralan. Ang itatayong mga building nito ay may sukat na 1.5 hectares at mayroong 234 na air-conditioned classroom, 16 na opisina, 2 outdoor basketball court, library, auditorium, cafeteria at may elevator pa. Ayon kay Mayor Risco, narapat lamang na maranasan ng mga batang Maynila ang pagkakaroon ng komportable at maayos na pasilidad sa mga pampublikong paaralan tulad na lamang ng nararanasan ng mga nag-aaral sa pribadong eskwelahan. Ang naturang proyekto ay bahagi ng plano ng lokal na pamahalaan ng Maynila na gawing makabago ang mga pampublikong paaralan. Matatandaan na ang Dr. Alejandro Albert Elementary School ang isa sa 3 paaralan na ipinaayos ng Manila LGU kung saan una nang sinimulan ang pagsasayos sa Manila Science High School at Rosauro Almario Elementary School na pinaglaanan naman ng 5 billion pisong na pondo. It is Patrol number 5. Ayayo Pangkulapulat, Simple Method ng Lakas, DWIC. Thank you, Patrol 5. Ayayo Pangkumula po dyan sa reporting from Dapitan. And diba? Yung Albert Elementary School, yan ba yung may katabing tennis court? Diba? Dapitan Tennis Club yun eh, no? Yun yung eskwelahan doon. Oh, parang yun nga yung ano, parang may nakikita akong lote-lote ron, ha? Congratulations, oh, sa mga batang Maynila. O yan, ang ganda po ng inyong magiging eskwela. 10 floor, 10-story building with matching elevator. Diba? Naku. Napakaganda ho noon at yan ho'y pakikinabangan ng talagang mga taga-nalsod ng Maynila. Congratulations at congratulations din kay Mayor Risco. At sana ho magpatuloy ang magandang ginagawa. Maganda kay Risco kasi galing sa hirap. Ayaw niyang maranasan ng mga kabataan ngayon sa Maynila yung naranasan niya. Basurero po si Risco. Basurero po si Yorme. Kaya alam niya ang pinagdadaanan ng mga batang kapuspalad. At ayan ho, at sana naman, doon sa mga mag-aaral na pupunta rin, mag-aaral yan, pag may face-to-face classes na, eh alagaan nyo naman yung eskwela. Di ba? Alagaan nyo naman. Pinapaganda ho ng gobyerno eh. Huwag ho naman natin babuyin. Meron ho tayong mga ilang-ilang kababayan pag nakakita ho ng magandang lugar eh. Di ko alam. Di ba? Sasalaulaulawin, bababuyin. Huwag ho. Yan ay para sa inyo. Hindi ho para sa ibang tao yan. Kaya alagaan po ninyo. Eh, di ba? Eh, naku, mahirap po yung tayo'y mawawala ng mga ganyang pasilidad. It's about time, ika nga. It is about time para mapaganda na ho yung ating mga pasilidad. Kaya nga, punumin talaga niya. Okay. Okay. So, tayo'y magtulong-tulong din. And I'm sure a lot of local government units ginagawa ho yan. Yung mga bagay na eskwela. At yan ho'y sa pamagitan ng ating alkalde ng Luzon ng Maynila. Alright. Anyway, ngayon ng araw na ito, araw ng Monday, we only have a few minutes ago bago magtapos ang programa.
huwag niyong kalimutan, mamaya ang pag-ibapas natin pala itong tulang tulang ito si Attorney Ferdy Topacio sa Yes Show Topacio. At yan ho'y hanggang alas 12 ng tanghali. Ang tabayanan po ninyan at sa mga balita pang malalaki, may hatid po sa inyo ng ating himpilang DWIT. Alright, sige po. Bueno, tayo ho'y magpapaalam na pasamantala. I'll see you tomorrow. Mag-ingat po tayo lahat. Servisyo ng lubos sa 882.